Nakita kong may mga tauhan ding nakasunod kay kuya, pero ni isa walang nagtangkang awatin si kuya. Kung dati ay madami nakikiusyoso, ngayon ni isa walang naglakas loob na lumabas sa mga unit nila. Ilang suntok na ang pinakawalan niya, pero hindi pa rin pumapalag si Austin. Kumakalabog na ang dibdib sa sobrang takot. Maka masobrahan ang suntok ni kuya. Paano na lang kung may mangyaring masama kay Austin? What did you do to my sister? Kuya's voice boomed around the building. Kuya, stop please. Please? Saway ko sa kanya na makabawi na ako. I am already shaking. Awang-awa ako sa kalagayan ni Austin. Please, kuya. Please stop. Hindi ko alam kung may lumabas ba na boses sa akin dahil patuloy pa rin si kuya sa pagsuntok kay Austin. Agad na lumapit sa akin ang mga tauhan ni kuya dahil ilang malalakas na suntok ang pinapakawalan ni kuya. Kita ko na mimilipit na si Austin sa sakit pero hindi pa rin to lumalaban. Stop him please. Maawa kayo, pigilan niyo si kuya. Sinubukan ko silang hawiin pero hindi pa rin ito lumalaban. Stop him please. Pasensya na ma'am, we're just following orders. Saad ng isa. Nakita ko tumatakbo si Gab palapit sa amin, kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Gab, stop kuya! Sigaw ko. Mabilis lumapit si Gab para alisin ang pagkakahawak ni kuya sa kwelo ni Austin. Enough, brute! Ani Gab, bakas din sa mukha ang awa sa kanyang kapatid. Nahirapan pa siya natanggalin ang kamay ni kuya sa pagkakahawak sa kwelo ni Austin. May ilang buto na sirin ang nakalas bago niya pa ito natanggal. Dude, kalma! Sabi nito kay kuya bago binalingan si Austin. Kuya! Inalalayan niya na tumayo si Austin. Narinig ko pa ang malakas sa buntong hininga nito bago dumistan siya sa kapatid niya. Princess, let's go home! Saad ni kuya. Alam ko, hindi ko siya po pwedeng kontrahin ngayon. Pero hindi ko rin pwedeng iwasan si Austin sa ganitong kalagayan. Alam ko ang pinipigilan namang ni kuya ang kanyang sarili dahil nakakuyom pa rin ang kamao niya at nagagalawan pa ang mga ugat niya sa kanyang braso. I am sorry, Mr. Revilla. It's my fault. Austin interrupted. How dare you bring my sister here? Do you know the things that happened to her in this place? Sigaw ni kuya sa kanya. Sinuntok niya ulit ito at saka malakas na itinulak sa pader. I'm sorry. Nakayokong sabi ni Austin. I know that Kuya Zian is just protecting me, but I am hurt seeing him shouting to Austin like that. At lalo ako nasasaktan dahil hindi man lang ito lumalaban kay kuya. He is allowing to shout him like a kid. Parang pinipiga ang puso ko habang nakatingin kay Austin na nakayaku lamang. I love Angelou and I am sorry for hurting her. He said those words with so much love. Tumingin si Austin sa akin at lalo ako nasasaktan habang nakatingin sa duguan niyang mga labi. He smiled a little to reassure me that he is not hurt. Love? Gago ko pala eh. Bakit ba niya ang masaktan ng kapatid ko sa poder mo? Akmang susuntukin na naman ni kuya si Austin, pero umiyak na ako. Hindi ko kayang tingnan nasaktan niya pa ulit si Austin. Parehas lang kaming biktima. Wala itong kasalanan sa akin. Nagkataon lamang na wala ito at hindi niya ako naipagtanggol kung saktan ako ng ina niya. Kuya, please, hindi niya ako pinilit. Kusa akong sumama sa kanya. Sabat ko para matigil siya. I saw his eyes softened. Please, kuya, understand me. I need to face my problem. We need to fix our issues. Di ko na napigilan pa ang pag-uunahan ng luha sa aking mga mata. Naging malakas din ang pag-iyak ko. Princess, baby. Sabay pa silang dalawa. Kuya glared at him and I saw Austin look down para maiwasan ang matatilim na tingin ni kuya sa kanya. I'm sorry, kuya, kung naging matigas ang ulo ko, pero sana maintindihan mo ako. Lumapit ako kay Austin at hinawakan ko ang kamay niya. I intertwined our fingers to let him feel that I will not leave him no matter what. Naramdaman ko ang paninigas ni Austin, pero hinigpitan niya rin ang pagkakahawak sa kamay ko. Tama na ang mga panahon na sinayang namin. It's time for us to fight for our love. I love him, kuya. I hope you will understand that. Saad ko sa mababang boses. Nakita ko lumambot ang ekspresyon ng mukha ni kuya at marahan itong tumango sa akin. Hurts my sister again and I won't hesitate to kill you. Mariing sabi nito kay Austin. I will wait for you both sa mansyon. Nilipat ni kuya ang tingin sa akin. I'm sorry, princess, for making you cry. I just love you so much, baby sis, at ayaw kitang nasasaktan.
he said and then kissed me in the forehead. I'll go ahead. Valderrama, make sure to bring my sister home safe. Kaya kung ayaw mong makatikim ulit sa akin. Agad dong tumalikod sa amin na parang walang nangyari. Sumunod din naman ng mga tauhan niya sa kanya. Ang lakas mo namang manuntok, brute. Sabi ko, sa'yo hayaan mo lang eh. Dinig kong sabi ni Gab. We're not yet done, Montero. Do you think hindi ko alam na pinagtatakpan mo ang kapatid mo? Gago. Singhal ni kuya, pero tinawanan lamang siya ni Gab. Sa sobrang tahimik ng hallway, dinig kong malakas na murahan nilang dalawa. Hoy, wag ganyan dude. Sumbong kita kay Nick. Pero hindi niya na natapos ang sasabihin niya nang sinikmuraan siya ni kuya. Ang sakit, dude. Nagtutulakan pa sila hanggang sa bumukas ang elevator at sumakay na silang dalawa. Dinig ko ang malakas na buntong hininga ni Austin na parang kanina niya pa ito pinipigilan. I held his hand tightly at hinila siya papasok sa unit niya. Pagkasara ng pinto, niyakap ko siya na mahigpit. I want to comfort him. Awang-awa ako sa kanya. Bakit niya pa kasi hinayaan si kuya na suntukin siya? Hindi man lang umilag, yan tuloy. May namumulang pisngi ito. At may sugat pa ang labi. Thank you, baby. Malambing na sambit ni Austin na sabi sa akin. Kinuha niya pa ang kamay ko at nilala sa mga labi niya. For what? For standing up for me. For not giving up on me kahit ng laki ng kasalanan ko sa'yo. I saw how his eyes moistened and I cannot help but feel the same way too. Naiiyak din akong tumingin sa kanya. I love you so much, baby. I am so happy that you gave me another chance. I love you too, Austin. We stayed in his unit for a while. Ginamot ko muna ang sugat niya bago ko magpapahatid sa mansyon. Dumadaing pa to sa bawat dampi ko ng bulak sa kanyang mukha. Bakit pa kasi hinayaan mong suntukin ka lamang ni kuya? Sana umilag ka man lang kung ayaw mong lumaban. Napadin ata ang pagtitimpi ko kaya't napangawi ito. Okay lang yon, baby. Hayaan mo na dagdag bogey points din yon sa kuya mo. Ano? Nasaktan ka na't lahat yan pang iniisip mo? Singhal ko sa kanya. Natatawa to sa reaksyon ko kaya't lalong kumunot ang noo ko sa kanya. Iwala din sa ayos ang lalaking to eh. Sobrang takot ko pa kanina dahil binugbog siya ni kuya. Yun pala baliwala lang sa kanya. Ang sarap ko to saan? Ang sakit palang manuntok ng kuya Zian mo, baby. Reklamo niya. Oh, akala ko ba dagdag pogey points? Bakit ka nagre-reklamo? Ganti ko sa kanya. Di naman ako nagre-reklamo, baby. Sinasabi ko lang sa'yo. SKL, baby. Natatawang dagdag niya. SKL what? At bakit ka natatawa? It's not funny, you know? Napipikon kong sagot sa kanya. You don't know what SKL means? Namamangha nitong tanong. Napipikon kong sagot sa kanya. It's not funny. SKL baby means share ko lang. At tumalakak pa nga ito. I don't get it. May pa SKL pang nalalaman. O edi share mo lang. Whatever. Duh! Tinapon ko ng mga gamit kong bulak saka niligpit ng first aid kit. Hindi kami pwedeng magtagal dito sa unit niya at baka magbago pa ang isip ni kuya at talagang pagbawaran na ako makipagkita sa kanya. I love you baby ko. Aniya at agad kong ginawaran ng halik sa labi. It's just a chaste kiss but I feel the sweetness of his lips in mine. Di ako nakapagsalita. For the first time after how many years, ngayon lang ulit may nakahalik sa labi ko. He looked at me deeply like he was reading my thoughts. He is the only one who penetrate my soul. Para kong nahihipnotismo sa paraan ng pagtitig niya sa akin. He lowered his head and claimed my lips again. He gently bit my lower lip when I did not respond to his kisses. Doon lang ako natauhan. I opened my mouth and let him taste every corner of it. I miss his lips. I miss the warmth of his lips touching mine. He was about to deepen the kiss when his phone rang. Ayaw niya pa sanang sagutin to pero marahan ko na siyang itinulak. Dinig ko pa ang pagprotesa ni Austin pero inabot ko sa kanya ang phone niya na makita kong si Gab ang tumatawag. He answered the call and put it on speaker. Kuya! Si Gab nahalatang balisa. What's your problem, Gab? He answered boredly. Ako, walang problema, kuya. Si Gab nahalatang balisa. Pero ikaw malapit na. Ihatid mo na si Dol dahil nag-aalboroto ng kuya niya. Yun lang at pinutol na nga nito ang tawag. Natigilan kaming dalawa at nagkatinginan. Si Austin ang una nakabawi at agad na inayos ang sarili. Inalalayan niya rin akong tumayo at agad ko namang inayos ang sarili ko. Kinuha niya ang bag ko at siya na nagdala nito. Let's go baby. Pabugbog ulit ako kay kuya mo. Biro niya pa sa akin.
Tahimik kaming dalawa habang nagmamaneho si Austin papunta sa mansyon namin. Nagtaka pa ako nung una, paano niya alam ang daan? Pero naalala ko sa araw-araw niya pala akong sinusundan itong nakaraan. Kanina ko pa napapansin tumutunog ang phone niya. Ilang calls galing kay Gab pero hindi niya ito sinagot. Nalayo pa lang kami, tanaw ko na sa labas ang ilang sasakyang nakapila. Bigla ako nakadama ng kaba. Yung ibang sasakyan pamilyar pero yung iba hindi. Pagkahinto pa lamang ng sasakyan, nakita ko matiim na tumingin ang ina ni Austin sa gawin namin. Katabi niya si Stella na maldita din nakatingin sa amin. Nakataas pa ang kilay nito. Nakita ko rin ang mga magulang ko kasama si kuya at ang mga tauhan niya sa labas ng gate na naghihintay. Naandon din si Gab kahit ng ama niya na halatang problemado. Dali-dali na bumaba si Austin at pinagbuksan ako ng pinto. Inalalayan niya ako palabas ng sasakyan niya at magkahawak ang mga kaming naglakad papalapit sa mga magulang ko. I saw the shock on Stella's face while looking at our hands. Nakita ko pa ang panunubig ng mga mata niya habang nakatingin sa amin. Gusto kong matawa sa kanya. Hindi lang pala Filingera ang babaeng to. Asyumera din pala. Doktor pa namang naturingan pero daig niya pa ang pasyente niya. Kumakainarte. Ang dali pang magbago ng anyo. Kanina lang halos lumusot ang tingin niya sa amin. Ngayon may paiyak-iyak pa. Napakadrama talaga. Princess, come here. Tawag ni Mommy sa akin. Ayaw pa nga sanang bitawan ni Austin ang kamay ko. Pero bahagya akong tumango at gumiti sa kanya. Lumapit ako kay Mom at agad ko yung niyakap. Tinanong niya pa ako kung may masakit ba sa akin. Who did this to you, Austin? Nag-ihisteryang tanong ng Mommy niya habang sinisipat ito ang kanyang mukha. Mom, stop! Saway ni Austin sa kanya. Why are you all here? He asked in a serious tone. Who did that to you? Maring ulit ng ina niya pero walang balak sumagot si Austin sa kanya dahil blanco lamang ang mukha nito. Ako! Everyone is quiet when Kuya talked. I am the one who punched your son, Mrs. Valderrama. Matapang nasagot ni Kuya sa kanya. How dare you hurt my son? Akmang susugurin nito si Kuya pero agad naman siyang natpigilan ng asawa niya. Enough, Kailin! Saad ng ama niya sa mababang boses. Nagpupumiglas pa to pero wala itong nagawa nang magalit ng asawa niya sa kanya. Stop this, Kailin, kung ayaw mong pati ako'y mawala sa'yo. We're all quiet after hearing what Sir Miguel told his wife. Nakita ko pang kabiguan sa mukha ng asawa niya pero agad din tong tumalikod at pumasok ng sasakyan nila. I am sorry for the trouble, Architect Doc Major. Hinging paumanhin ni Sir Miguel sa pamilya ko. We will go ahead, son. Be man enough. Agad din tumalikod si Sir Miguel sa pamilya ko. We'll go ahead, son. Be man enough. I saw the sadness in his eyes. Hindi ko alam kung anong estado ng relasyon ni Austin sa magulang niya, pero base sa nakikita ko, hindi sila maayos ng ina niya. What's the meaning of this, Austin? Lahat kami napalingon kay Stella. Akala ko sumunod to sa mga magulang ni Austin, pero nanatili pala to sa kinatatayuan niya. What are you doing here, Stella? I'm here for you. Sabi nito at nagsimulang manubig ang kanyang mga mata. Gusto kong matawa sa kanya. Ang galing talaga umarte ng babaeng to. Umuwi ka na sa inyo, Stella? No, I'm not coming home without you, Austin. O edi wag kang umuwi. Diyan ka sa labas ng mansyon. Dagdag sa mga gwardiya namin. Mahinang sabat ko pero hindi ko alam na palakas pala ang boses ko. Shut up! Sigaw nito at biglang nagbago ang anyo nang humarap sa akin. Naluluya akong tumingin sa kanya at nakakaloko kong tumawa. Tinaasan ko siya ng kilay na halos ikinainis niya sa akin. Kala niya siguro matatakot niya ako. Are you talking to yourself, Stella? Umiling-iling ako. Bakit ba kasi pinagsisiksikan mong sarili mo sa taong ayaw naman sa'yo? Kawawa ka naman. I said in a sad voice at umakto pa akong naiiyak. Mabilis tong humakbang palapit sa akin pero agad siyang hinarang ni Austin. Don't you dare hurt her again, Stella. Baka nakakalimutan kong babae ka. Di ko man nakikita ang mukha ni Austin pero dama ko ang pababanta sa boses nito. Babe, please, let's go. Stop with this shit, Stella. I don't love you. Ni hindi nga kita gusto. Alam mo yan simula pa lang? No, Austin. You're married. Stop! Agad kong pinigilan si Austin. Ayokong umabot sa puntong mapagbuhatan niya ng kamay si Stella. She's still a woman. Kahit galit ako sa kanya, hindi ko pa rin kayang tingnan na sinasaktan siya. I am not like her na kayang manakit ng kapwa. Go home, Miss Lorenzo.
Sabat ni Mommy, "Do not push your limit. Save your pride." She did not say anything. Matalim lang itong tumingin kay Mommy tsaka binilingan si Austin. "I am not giving up on you, Austin. Not that easy." Seryosong saad nito at humarap sa akin. "We are not yet done." Angelus POV. "Good evening, Architect. Doktora." Magalang na body ni Austin sa mga magulang ko. Pagkaalis ng sasakyan ng mga magulang niya. "What's good in the evening, Mr. Valderrama?" Seryosong tanong ni Dad kay Austin kaya nabayo ko ito. "What did you do to my daughter?" Nakita ko ang pagkunot ng noon ni Dad. Bigla akong kinabahan na makita kong nakakayom ang kanyang kamao at nakaigting ang kanyang mga panga. Gusto ko sanang sumabat sa usapan pero marahang pinisil ni Mommy ang kamay ko. Nang tumingin ako kay Kuya, seryoso lang din tong nakatingin kina Dad at Austin. Parang alam ko na ang sunod na mangyayari. "Wag naman sana. Kawawa naman ang baby Austin ko. Madagdagdagan naman ang mga pasa nito." "I'm sorry, Architect." Humakbang si Austin palapit kay Dad, ngunit isang malakas sa suntok ang dumapo sa pisngi niya. "I can't believe that Dad can punch like that." Sobrang lakas ang pagkasapak niya kay Austin. "Oh my God, Dad!" Napatili ako sa sobrang gulat. Pati si Mommy na bigla din sa paranapak ni Dad kay Austin. "Ang kapal ng pagmumukha mo magpakita dito pagkatapos ng ginawa ninyo sa anak ko," sigaw ni Dad sa kanya. Sa sobrang lakas sa pagkakasuntok ni Dad, nawala ng balansa si Austin at bumagsakto sa kalsada. "I'm sorry, sir. I'm sorry." Hinging paumanhin ni Austin. "Sorry? Mababalik ba ng sorry mo kung may nangyaring masama sa prinsesa ko?" Muling sinuntok ni Dad ang pisngi ni Austin na may pasa galing kay Kuya. Napangawi ito sa sakit pero tinanggap lang ang mga suntok ni Dad sa kanya gaya ng pagtanggap niya sa suntok ni Kuya kanina. "It's my fault, sir. Sorry." Ulit niya. Di man lang sinasalag ang mga suntok ni Dad. "Daddy, please stop!" I screamed. "Kuya, please stop, Dad!" Pero tila walang narinig si Kuya at tahimik lang itong nakatingin sa dalawa. "Kuya, please!" Pagmamakaawa ko. "Hayaan mo si Dad, Princess." Saway nito sa akin. "Kulang pa yan. Sige pa, Dad. Lakasan mo pa." Susog ni Kuya kay Daddy. "I love your daughter, sir. And I'm willing to prove it to all of your..." Saad ni Austin pero tinadyakan na siya ni Dad. "Damn that love. Hindi ko hahayang mapunta sa iyong prinsesa ko. Hindi mo siya kayang protektahan." "I am sorry, sir, but I love your daughter. I really do." Nakita ko nag-uunahang pumatak ang luha sa mata ni Austin at napapaiyak na rin ako. "Wag mo akong dramahan, gago. Hindi mo ako madadala. Amin lang ang prinsesa namin. Bumalik ka doon sa baliw mong kasintahan." Namumula na ang mukha ni Daddy. Nang tumingin ako kay Mommy, na iling lang itong nakatingin kay Dad. "No, sir, please. Give me a chance. Si Angelo lang ang mahal ko." "She's not Angelo. She's Katrina." Nakita ko hinawakan ni Dad ang kwela ni Austin at takmang sasakalin niya ito kaya agad ako lumayo kay Mommy para awatin si Dad. "Please, Daddy, stop. Do not kill the father of my child," I screamed. Di ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko pero biglang tumigil si Dad. Nagdalawang isip ako kung babawiin ko bang sinabi ko o hindi pero nang makita kong reaksyon nilang lahat, hinayaan ko na lamang. Lahat sila'y nakatingin sa akin, puro ng pagtataka ang mga mukha. Napasingap pa si Kuya Zian at nanlalaki ang mata nito, nakatingin sa akin na tila hindi makapaniwala.